Okay, gusto natin tawagin sila brother and sister Juan Sophie sa... Ayinom lang daw muna. Mga kapatid, iba kayo na gagawa kasi na... Huwag kayong mag-alala, hindi kayong mga nalunan kayo sa pagdatanong ko. Hindi niya rin tatanong mga kapatid. Alam ko, hindi niya may tatanong. Si Brother Watson ay kasabay kong naging circuit overseer. Sabay kaming tinrain. At nag-share pa tayo ng isang palo sa kanya. Tatlo kami. Ako yung pinakabata. Si Brother Watson, yung middle age. Yung pinakamatanda, di ko na sabihin, baka malaman ko yung interview to, magalit sa amin. Okay. Between you and Sister Watson, mga ilan taon na kayo sa full-time service? Wala na kayo ng pioneer? Start ako mag-pioneer as RT 2000, so 30 years ago. Si Brother Watson naman? 1986. Oh, so... Medyo ako nahirapan ko na. 1986. Let me welcome you! Pero na gusto ko. 1996. So, roughly mga ilang taon mo lang nito? 18 plus 13. So, 31, no? So, isip-isipin nyo, no? Sa pagitan nilang dalawa, meron na silang 31 taon ng pagsasakripisyo at pagmamahal sa Diyos na Jehova. Noong unang assembly, nakapiling natin sila, narinig na natin yung kanyang mga karanasan sa Palawan, no? Sa iba-iba karanasan niya sa iba teritory. Ngayon, meron tayong ilang bagay gusto ko lamang. Una, kasi yung nakaraan yung circuit ito ay Bulacan 1. Sariwa ang hangin, no? Maganda yung paligid nila na napuntahan din namin doon. Tapos pupunta kayo ngayon dito sa lungsod, medyo mausok, mahinin. Pero hindi lang yun, noong malaman ninyo na kayo dadalaw sa Manila 3, ano yung unang impression ninyo na kayo dadalaw dito? Medyo dinervis ako. Bakit naman? Kasi sinabi ni Brother Ego, Brother Labaro, si Brother Boyet Torres. Sabi nila, mga dadalawin mo, mga pura pakoko. Baka naman kurang maroko lang sa... Medyo na-nervous naman ako. Nag-iisip namin kung ano talaga mga kapatid ko. Pero nakatutuwa. Parehas din ang mga kapatid ko sa Bulacan. At saka dito. Ang mapapait, ano sila. Ayan. Ayun yung nervous ko na wala. At saka yung palang iniisip ko ng mga kapatid na kakabahan ako. Yun pala yung mapapatigay sa akin. Ayun. Supportive nila ang kapatid namin. Sister Wansa, ano yung first impression? Ako naman, medyo may culture shock sa territory siguro. Kasi syempre, iba ang nature ng territory pag province. Pero dito, kailangan, ano, yung unang ikinagulat ko yung ang daming tao. Hindi mo parang sino nga ako, sabi ko din daw para gano'n. Pero later, nakita ko, madali pala kasi yung mga tao iyon, ikaw pa yung pipili eh, pwede mo piliin ko sino yung para yung BBC lang, itan mo siya, may mga kausap ka marami. Kaya, yun naman yung bang, kinabahan ka noong una, pero nung nakuli nakita ko, hindi naman pala talaga gano'n yung kita. Madali naman. Yun, mabuti naman, no? At dito sa circuit ito, inabot kayo na maraming mga pagbabato sa organisasyon.
tuloy-tuloy mga pagbabago. Ngayon, ano yung masasabi ninyo sa nakita yung mga pagbabago sa organisasyon at kung paano nag-adapt yung mga kapatid sa sirkitong ito sa mga pagbabago ngayon? Naging matigas ba ulo namin? Kami ba ay naging mas mag-uwiin? Parang kinukos, evaluate ko lang yung report nila sa society. Sa kabuha naman eh. Mas mag-uwiin. Tulad din sa public visiting. Sa mga pagbabago nila. Dahil sila gawin sa pag-ilipod sa larangan. Pagdating ko dito, meron na kayo. Kaya, paano yung mga minumungkaki ng mga ministeryo na samahan? Kasi kumaalis sabay yung mga kompetisyon. Yung telecommunicating, naalis sabay din niya. Natawag na field service group. Pero sa isang kita din niya, dahil sa congregation niya, talaga na nai-affect na grupo-grupo na pag-ibig. Kaya masasabi natin na masunurin niya sa kapuraan yung Manila. Mahusay, no? Nakainahin na tayo ng konti, no? Ngayon, sa loob ng tatlong taon, siyempre, marami kayo naging karanasan, ano? Noong tinanong namin kayo noon sa assembly, mga karanasan nyo sa Palawan yung narinig namin. Ngayon, after 3 years, pwede ba kayong bumanggit sa amin ng isang di nyo malilimutan karanasan? Kasi meron isang DO na itong past 3 years na ito, doon sa dinadalaw niyang sirkuito ngayon, ang di niya malilimutang karanasan, pagkatas niya mag-lead ng field ministry, nag-aalisan niya yung mga kapatid, kumuha lang siya ng ilang magazine sa kanyang tuluyan, paglabas niya, nakakanggado niya yung kingdom hall. Wala nang tao. Kaya naupo na lang daw siya, hindi niya alam teritoryo, naupo na lang daw siya kumakanta ng Mr. Lonely. Yung mga kapatid doon sa teritoryo, hinahanap na sa hindi ko natin. Ayun. So, ano naman yung di nyo malilimutang karanasan sa sirkuito nito sa nakalipas sa 3 taon? Ako siguro ko isa yung napatibay din ako nung sigasig ng mga kapatid. Kasi sa atin, sa mag-travel overseas, wala kong yung personal na may Bible study lang. Kalagang mong Bible study. So, kadalasan pa, magtatanong ka lang kung nakasig ka. Iiwan mo sa mga nakakapartner mo. May isang nakausap kami na sa territory na parang hindi naman siya sakot yung bahay noon kasi nasa tindahan siya. Hindi sakot yung territory ng congregation yan. Pero yung partner ko, talagang binalikan niya. Kinanap na binalikan niya. Pagbalik namin, dumadali na siya. Sumunod na bumalik, pag-uli yung study, nagbago na rin yung pananamig niya sa pagdalo. Yung huling dalong namin, ang baptized publisher na siya. Kaya para sa akin po, parang yung joy na isa na gumagawa ng anagal, na feel ko rin sa pamagitan ng pagpapalo ako ng mga kapatid. Ako siguro na nagagos sa hindi ko malilimutan sa Manila sa pagbabahay-bahay. Dito lang ako nakakatok ng CR, akala ko bahay. Sabi-sabi ng kone, sandali lang, maghintay ka. Kasi, okay, kasi ako makain. Hindi ko alam eh, nasa CR pala, akala ko bahay. Kaya siya sa mga, oh, maghintay ka. Ngayon paglabas, oh, ikaw na. Kaya ko naman bahay talaga. Kaya, ito sa karasan, hindi namin malilimutan. Tsaka yung, siguro, sa tatlong taon na pagpapakibahay ko, siguro mga 5 o 3 na papasok ko sa bahay. Ayan lang. Pero sa province, pagpa sa bahay ko, talaga pinapapasok ko sa bahay. Pero dito, siguro kapag ako 2 o 3 lang ako napapasok sa buong tatlong taon. Puro lagi sa pinto, sa pindahan, sa harap, yung usapan nito. -2 points para sa akin. Ayan ang mga ilang sa mga karanasan na yun sa Maynila.
nakaranasan yung iba't ibang mga ano. Pero napansin niyo po gan siguro na kahit dito, maraming kumpanya, maraming trabaho, maraming pinapasukan. Pero mga kapatid, nagagawa pa rin nilang pag-isipan yung ano, pangarap mag-pioneer. Nung una, libre ang pangarap, ngayon, nag-pumiperma na sila. So, ano pong may papayo ninyo doon sa mga kapatid natin na magbagong pasok sa pioneering? Ayan. Dito sa congregation niya, marami, ano? Talagang pumasok sa pagpapayin. Siguro kung susunod lang sila sa kaayusan, i-implement yung lahat ng paraan ng pangaralan, makumaabot nila yung kahilin ng oras. Diba sa inyo, mayroon po. Kasi iba sa probinsya eh, medyo mahirap kumuha ng kahilin ng oras doon. Dito mayroong morning witnessing, mayroong evening, may telephone, may letter writing, may public pa kayo. Kaya kung lahat ng yun ay yung mga kaayusan sa suportahan ng mga kapatid na mapainer, kahit na sila ay full-time sa trabaho, ano, nag-aaral, at nagiging may disiplina sa sarili, at organisado, makukuha nila yung mga kahinawas, at masisyan sila sa pagpapainos. Siguro ko yung mga distractions, maraming distractions kasi lalo na pag baguhan ka, hindi ka pa ganun ka organized or kadisiplinado. Pero kung magiging focus tayo, tapos ano, mananatili tayo nakatulong sa tumuli na talaga natin, makatulong na para magtagal po tayo sa mga tayo. Okay. Iwasa ng distractions. Ayan. At so yun, mga kapatid, ha, sumunod sa kaayusan, saka iwasan yung mga pagpapala. No? Eh ngayon, hindi lang isang kongregasyon, kasi kanina umiikot ako sa sirang ito eh. Pero meron akong gusto tubukin eh. Alam na agad nila ang end na eh. Oo, agad buhay namin kasi. Okay, gusto natin ano, ano yung, na, ano yung para sa inyo eh very memorable sa San Andres Congregation? Bukod sa mga patay silbing ilan. Kasi ginawa din po nila yung first na visit namin. So, patalala na mga ilan. Nakakatawa, nakaka-surprise. Then, ang hindi ko malimutan sa San Andres, marami eh. Ano nga ba yun? Paalala ko, di ba? Mahilig sa surprise. Ang mga San Andres. Mahilig sa surprise, ha? Ano nga naman hindi ko may nilig sa San Andres? Tsaka yung salita ko, hospitality. Yan, hindi ko malilimutan sa mga taga San Andres. Yung pangalan ng hospitality. Kami sa Makati mo. Kaya yung word na yun, yung narinig namin. Na hindi na yung narinig gaano sa yung salitang hospitality. Eh kasi pangit na naman pakita, sinong papakain? Kaya yun, yung sa mga dati mo. Pag narinig namin yun, mahala na namin yung San Andres. Kaya nga yung mga dito rin namin nalaman yung loving and friends. May mga ganun mga friends and company. Sasama-sama sila. Sasama-sama sila. Para mas marami ang makasama ng game sa isang meal. Sa magkaroon ng mga lalag ito. Dito lang lang. Dito lang. Kaya nakatutuwa itong San Andres. Okay. Very good. Nagsasign language kami kaya wala ka sa mga. Okay, so, ayan, no? Meron tayong naiwang impresyon sa, ano, no? Sa ating tagapangasiyo na circuit. Kasi nga naman, iikot sila sa maraming lugar.
At hindi lang sila sa circuit work mananatili, baka mapunta sa district work, siyempre, mas maraming kongregasyon silang maiikutan. Kaya gusto natin na maalala tayo ng ating dumadalaw ngayon, no? Gusto natin magkaroon tayo ng malalim na impression. Hindi ba namin kayo napagod sa schedule namin sa Sunday Punto? Refreshing po, nakaka-refresh. Yung mga gawa niya parang nakapagod, pero pag sa akin mga kapatid, mas na-refresh. Parang magpatuloy. Okay, good. Okay, so natutuwa kami na nakasama kayo sa loob ng tatlong taon. Pero yun, no? Maraming sino na dumaan dito, hindi natatapos yung ano eh. Yung tatlong taon, di ba? Pagbira yung mga sino niya, hindi ko di ba rin, isa hindi na natin tapos, nag-stay naman. So, at least, natutuwa kami na nakita yung inyong mahusay na halimbawa sa amin. Patuloy kayo sa inyong paglilingkod. At isa nga pala, kanina sa pulong ay meron kami inaabangan eh. Kasi may mga dadalawin kayo. Saan na uli yung magiging bagong sirkito nyo? Manila 4, kapitbahay na, ano, parte ng Makati, tsaka Pasay. So mga kapatid, gusto nyo ba ipaabot yung inyong pag-ibig Kristiyano sa mga dalawa nila? So, isa pa, medyo mag-i-extend kayo sa amin ng ano, no? Mga ilang araw pa, one day pa. Pero ito, no? Sa San Andres, dalawang linggo sila kasama natin. Nakumit, nakumit. Baka sabihin ng Onyx ay magkano'ng lagay, eh, no? So, talagang mahal na mahal natin ang ating dumadalaw. At kung ito nagkakamali, makikita namin ulit kayo sa susunod na memorial yata, no? Tama ba yun? Pinumit. Pinumit na. Loko-loko talaga si Brother Ibarra. Okay, so mapapiling pa natin sila ng ilang panahon habang pinaghahandaan nila yung kanilang pagdalaw sa District 6, District 6. Pansamantala silang dadalaw sa District 6 sa parteng Quezon. Yan. So habang naghahanda sila, gusto natin silang magdama nila na talagang makarelax sila sa loob ng panahon yun, no, habang sila naghahanda. So maraming salamat po, Brother and Sister Juanzon, sa inyong pag-ilingkod sa amin.